Imbis na dalawa, tatlong exploration wells ang bubutasin sa 15-year extension ng Malampaya Natural Gas Project. Ang gastos, $90 million o 5 billion pesos kada butas. Ang estimate na deposito ng natural gas sa ilalim, 210 billion cubic feet. Ang hatian ng kita sa bagong kontrata, 60% sa gobyerno, 40% sa contractors. Panalo o mano dito ang gobyerno dahil paubos na naman ang supply ng natural gas sa Malampaya. What we have done here is to retain the previous split in order to allow the contractor some leeway in pursuing new opportunities in and around the Malampaya gas field. Pero may kumukontra sa extension ng Malampaya service contract. Dapat daw, tinake over na lang ito ng gobyerno para buong-buong makuha ng sambayan ng Pilipino ang kita sa natitirang natural gas ng Malampaya. Kung si dating PNOC President Ed Manyalak ang tatanungin, kaya na ng PNOC Exploration Corporation ang proyekto at etsapwera na dapat ang dalawang service contractor na wala naman umanong karanasan sa exploration. Pwedeng kunin ng gobyerno kung may gustong umalis na service contractor na libre. Hindi mo babayaran. So kung umalis ang Chevron noon at umalis ang Shell, oh, goodbye. Pwede na kayo umalis. Akin na lahat yan. PNOC, ikaw ang magpatakbo. Dapat ganoon. Ganoon. Bagamat nirerespeto nilang desisyon, may tanong sila kay Pangulong Marcos. Ano ho yung basihan ninyo nung pinirmahan nyo yung extension, approval, yung extension? Kasi nga, sinasabi natin, yung mga service contractor na yan, dapat may alam at may pera. O ano ho ba sinabi sa inyo? Was graft committed? You know? Because somebody gave certain advantages to some undeserving entity causing losses for the government or the Filipino people. Sagot ni Energy Secretary Rafael Lutilia, hindi kasi kakayanin ng gobyerno ang responsibilidad dahil sa pinansyal na limitasyon. We want the drilling to start as soon as possible. We cannot wait for 2024. Because if it takes 3 to 4 years to drill successfully and then get the gas flowing, and when we start only in 2024, what is going to happen? Then we would have lost a lot of time. Pero kumbinsido ba ang gobyerno sa technical at financial capability ng mga bagong kontraktor? The operator and its personnel have shown their technical competence over the last 6 months by managing the decline of the gas supply and undertaking successfully a maintenance activity. This confirms the findings of the DOE last year on the operator's technical, financial, and legal qualifications. Samantala, sinagot na rin ni Lutilia ang pangambang pwedeng isabotahe ng China ang power transmission lines dahil pag-aari nila ang 40% ng National Grid Corporation. I would reserve my judgment until after we get the audit report, the full audit report on the cybersecurity and other aspects of the security of the transmission system. Lumalakas ang panawagan sa Kongreso na imbestigahan ang performance ng NGCP kasunod ng serye ng brownout sa Visayas at Luzon kamakailan. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. We'll be right back.